natin. Ito yung tatak ng device, ng portable inflator natin. Weighty. Yan. Then, dito yung ating instruction manual. Ito yung kinoconnect natin sa bike or sa motor. Then, meron din siyang cord, Type-C na cord, then USB type na din yung dulo niya. So, pwede ito sa mga charger ng cellphone. So, yan, meron din siyang free na bag. Tsaka ito nga yun, parang mga adapter to eh. So, ito yung pin para sa bola, tapos itong iba hindi ko alam kung para saan to eh. Pero mga adapter din siya. Syempre, yung ating device. Maximum pressure is 150 PSI. Tapos yung battery capacity niya naman ay 10,000 mAh. So sabi kasi dito, pwede siyang tire inflator, pwede rin siyang power bank. Meron siyang 5 button. Tingnan natin kung paano ba siya i-operate. Press natin yung power on button. So yan. Yan yung itsura niya pag in-on nyo siya. And then, try natin pindutin yung M. M parang in menu ata ito eh. So, yun. Lumilipat yung indicator niya. So, makikita nyo, meron siyang apat na option. Pwede siya sa four wheels, sa sasakyan. Then, pwede rin siya sa motor. Sa bike. Tsaka sa bola. So, yun guys, try muna natin siya dito sa ball. Kung dito sa bola, kung effective ba talaga or kung may nilalabas na hangin to bago natin siya i-try sa motor. So ayan, naka-set na siya sa ball, and then ilagay ko lang sa set na pinakamababa kasi baka masobrahan ng hangin, hindi pa natin kabisado yung device na to. So meron naman siyang option dito sa baba, 8.0, so i-set natin siya sa pinakamababa. Minus naman, meron siya ditong minus and then plus, so try natin babaan. Then install na natin tong kanyang host papunta sa ano, sa bola. Tapos meron siyang kasama na pin. Okay, nag-automatic off siya. Yung maganda kasi nakaka-save yun ng battery. So, nag-auto off siya. So, effective mga paps, gumana siya. So, set natin siya dun sa motor. Ayan, motorcycle. Tapos, try natin tong U kung para saan. Kasi kukunin natin yung PSI niya eh. So, yung PSI pala, makikita nyo yun sa swing arm ng motor nyo, or makikita nyo rin siya sa manual. Dun yung makikita kung ilang PSI yung sakto na karga para sa gulong nyo. So yun mga paps, try natin siya dito sa gulong ko. So ayan, kargado ng hangin yan. So bawasan muna natin siya. Sobrang flat na. So yung rear tire ko is 33 PSI pala, kala ko 32. So set natin siya sa 33 PSI. Dito. So yan mga paps, nakita nyo kanina, sobrang effective yung tire inflator na ginamit natin. So nung tinry natin siya kanina, so parang nasa 19 PSI pa lang. So sobrang lakas na nung hangin na nakarga natin sa gulong. So what if sa sasakyan? So talagang effective, and then magagamit nyo talaga. So kaya kung mahilig kayo mag long ride, so mas maganda na meron kayong baon na ganito. Oh!
Bakit tapusin lang po ni Tatay, ha? So, mga nagbabalak bumili nito, so check niyo yung link sa description box. So, mabibili niya sa Lazada. Inyo, effective or mas maganda na merong baong kayo nito? So, ano ba mas maganda kung merong kayong tire inflator o yung nakatire sealant lang isapat na? So, comment lang kayo sa baba. And like! Bye-bye! 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 Bye-bye!